Disclaimer, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbibigay ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring makagaling sa ilan ngunit sa iba naman ay hindi. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment. At pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Maraming salamat po. Isang magandang araw po muli at welcome sa Halamang Gamot Channel. Pagpapakain ng itlog sa baby, safe nga ba para sa kanila? Marahil ay nagtataka ka kung bakit hindi ito magiging safe samantalang itinuturing ito na superfood dahil sa mga bitamina at nutrinang taglay nito. Dagdag pa ang murang presyo at maraming klaseng luto na pwedeng gawin dito. Mapaprito, nilaga o scrambled egg, siguradong mabubusog na ang iyong baby. Kasama pa ang magandang dulot nito sa kanyang kalusugan. Pero gaya ng soy, peanut at iba pang pagkain na nakaka-allergy, ang itlog din ay merong allergens na sensitive sa mga taong allergic dito. Ngunit dahil healthy at malambot, ang itlog ay isa sa mga unang pagkain na ibinibigay sa baby. Noong una ay ipinapayo ng mga pediatrician na maghintay muna na mag-isang taon ang baby bago magpakain ng itlog dahil sa allergic reactions na maaaring maidulot nito sa mahina pa niyang katawan. Ngunit may bagong rekomendasyon na mula sa mga medical experts, ang pagpapakain daw ng itlog sa baby ay pwede nang gawin ng pakonti-konti kahit wala pa man itong isang taong gulang. Ito ay dahil sa mga bitamina at iba pang nutrina na makukuha ng baby sa itlog na kailangan ng kanyang katawan. Ang isang buong itlog ay nagtataglay ng 77 calories at 6 grams ng protina. Mayroon din itong riboflavin, vitamin B12, folate, phosphorus, selenium at iba pang nutrina na kailangan ng isang baby. Ang dilaw ng itlog nga lang o yolk ay nagtataglay ng 250 mg ng choline na tumutulong para sa normal na cell activity. Ito ay kailangan din ng atay o ng liver para sa maayos na function nito. Ang choline din ay tumutulong sa transportasyon ng mga nutrina sa buong katawan at nagpapatalas ng memory ni baby. Ang puti ng itlog naman ay nagtataglay din ng mga nutrina at protina. Ngunit ang iba nga lang dito ay maaaring makapagdulot ng mild hanggang severe allergic reaction. Noong una ay pinaniniwalaang ang pagpapakain ng itlog bago pa man ang isang taong kaarawan ng baby ay maaaring magdulot din ng allergy. Taliwas sa lumabas na resulta mula sa isang pag-aaral na ipinablish sa The Journal of Allergy and Clinical Immunology noong 2010. Matapos mapag-aralan ng records ng 2,600 na baby, lumabas sa pag-aaral na ang late na pagpapakain ng itlog sa baby o matapos pa ang kanilang unang taong birthday ay mas makapagdudulot ng allergy kumpara sa pagpapakain ng itlog sa baby sa pagitan ng ika-apat o ika-anim na buwan nito. Samantala, ang pagkakaroon naman ng allergy sa itlog ng isang baby ay maaaring makapagdulot ng panganib sa mahina pa nitong katawan. Maaari ito ay magkasakit, magkaroon ng rashes o makaranas ng iba pang allergic reactions gaya ng mga sumusunod na maaari ding makita kapag ito ay nakakain ng iba pang pagkain na nakaka-allergy. Ang ilan dito ay ang hives, pamamaga, eczema o pamumula ng balat, pagtatae, pagkahilo, pagsusuka, pangangati sa paligid ng bunganga, paghatsing, pagkakaroon ng runny nose o nahihirapang huminga. Mabilis na tibok ng puso, mababang blood pressure at iba pang heart issues.
Ang tindi ng allergic reaction ng isang baby ay nakadepende sa dami ng nakain ito at sa lakas ng immune system niya. Ngunit sa mga hindi pangkaraniwang pagkakataon, ang simpleng allergic reaction ay nauuwi sa seryosong kondisyon na kung tawagin ay anaphylaxis na mapanganib sa buhay ng isang baby. Ilan sa sintomas ng anaphylaxis ay ang hirap sa paghinga at ang pagbagsak ng blood pressure na nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Ang pagkakaroon naman ng allergy ay kadalasang namamana o hereditary. Kaya kung ang isa sa inyong pamilya ay may allergy sa itlog, mas mabuting hinay-hinayin ang pagbibigay ng itlog sa baby. Ganon din kung ang baby ay mayroong eczema. Dahil ang pagpapakain ng itlog ay maaring mas magpalala pa sa skin condition na ito. Kung sakali namang allergic na sa itlog ang iyong baby, huwag mag-alala dahil malalagpasan at kalalakihan niya rin ito. Madalas ang egg allergy ay nawawala kapag tumungtong na ang isang bata sa 5 taong gulang. Para naman dahan-dahang maipakilala ang itlog sa baby, lalo na sa mga 7 months pataas, na kailangan ng 1 hanggang 2 kutsara ng protein sa isang araw, may mga paraan na maaaring gawin para din masiguro na ito ay safe sa kanya at hindi magiging dahilan ng allergy. Upang malaman kung allergic ang baby sa itlog, subukan ang 4-day wait strategy. Ito ay pagpapakain ng itlog sa baby sa unang araw o day 1. Matapos ng day 1, ay huwag magdadagdag ng anumang pagkain sa diet ng iyong baby sa loob ng 4 na araw. Kung makakapansin ng allergic reaction, ipaalam agad sa iyong doktor. Kung wala namang sintomas nito sa loob ng 4 na araw, ito ay indikasyon na hindi allergic sa itlog ang iyong baby. Sa pagpapakain naman ng itlog, unahing ipakain sa baby ang dilaw ng itlog o ang yolk. Narito ang 3 paraan para maihanda ito. Ilaga ang itlog at kunin ang dilaw nito. Durugin ang yolk sa breast milk o formula milk at ipakain sa baby. Kung nakakain na ng iba pang solid foods ang iyong baby, maaaring magdagdag ng avocado, saging o mashed potato dito. Mula sa hilaw na itlog naman, ihiwalay ang egg yolk sa egg white. Mag-init ng kawali at lagyan nito ng butter. Tapos ay scramble ang yolk kasama ang iyong breast milk o whole milk. Maaari ding maglagay ng oatmeal, prutas o gulay dito. Mula sa hilaw na itlog naman, ihiwalay ang egg yolk sa egg white. Ihalo ang yolk sa nalutong oatmeal o gulay at iscramble tapos ay himayin sa maliliit na piraso. Kapag tumungtong na ng 1 taon ang iyong baby, ay maaari na itong kumain ng buong itlog na pwedeng ihalo sa pancakes, waffles at iba pang bake na pagkain. Ang mga simpleng omelette naman na may artistic touch o dagdag na cheese ay magandang pampabuhay naman sa gana niyang kumain. Sana po ay nakatulong ang aking ibinahagi upang malaman natin ang tamang pagpapakain ng itlog sa ating mga baby. Maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video upload ng Halamang Gamot Channel.